So hey guys, welcome nga ngayon sa video natin. Ngayon nga, pag-uusapan natin ang mga balita ngayon sa NBA at sa mga NBA players. Para nga sa panguna ay si Jeremy Lin, dahil nga siya ay naglabas na kanyang saloobin tungkol sa racism sa mga Asian people sa Amerika. Diba nga't itong si Jeremy Lin ay balik nga dun sa US dahil nga nag-sign nga siya sa Santa Cruz Warriors o yung G League team ng Golden State matapos siyang maglaro sa China sa CBA. So ito nga si Jeremy Lin ay naglabas ng kanyang statement sa kanyang Facebook page about sa racial issue sa ibang bansa. Sabi niya nga, "Something is changing in this generation of Asian Americans. We are tired of being told that we don't experience racism. We are tired of being told to keep our heads down and not make trouble. We are tired of Asian Americans kids growing up and being asked where they're really from, of having our eyes mocked, of being objectified as exotic or being told we're inherently unattractive. We are tired of the stereotypes in Hollywood affecting our psyche." So ang meaning ng psyche, our mind or spirit. So malalim yun. At sabi niya pa nga, "and limiting who we think we can be. We are tired of being invisible, of being mistaken for our colleague, or told our struggle aren't as real." So yan nga ang nilabas ni Jeremy Lin sa kanyang Facebook page. At sinabi niya nga rin, tinatawag nga daw siya sa court na coronavirus. So ayan ang sinabi niya. Siguro nga itong naglalaro niya siya sa G League ay doon na nga siya natawag, dahil kailan lang naman ulit bumalik itong si Jeremy Lin, di ba? So ayan nga ang sinabi ni Jeremy Lin tungkol sa racism issue dito sa Amerika. What do you guys think? Comment down below. At para naman sa next balita natin, itong si Kevin Durant ay hindi nga rin maglalaro sa All-Star Game matapos siyang mapili na captain. At dahil nga yan sa kanyang hamstring injury pa rin. Itong si KD nga ay halos 7 to 8 games natang hindi nakapaglalaro at nababother nga siya ng kanyang hamstring injury. So pinalitan nga siya ni Domantas Sabonis para sa kanyang posisyon. At si Jason Tatum naman na reserve dati ay ngayon starter na nga. So si AD rin, alam natin na wala yan. Pinalitan nga rin siya dyan ni Devin Booker as reserve. So yun nga ang dalawang player na hindi makakapaglaro sa All-Star Games, upcoming All-Star Game. Si KD at pati na nga rin itong si Anthony Davis na meron niyang calf strain injury. At para nga sa ating pangatlong balita ay tungkol nga itong kay Kristaps Porzingis. Nireport niya ni Mark J. Spears sa ESPN na show na The Jump. Sinabi niya, "No matter what you're hearing, they say keep an eye on Kristaps Porzingis. He is somebody that Dallas is shopping because of salary, injuries, and as one of scouts said, high maintenance issues." So ito nga ay rumor pa lamang, so hindi pa natin masyadong bigyan ng thought or seryosoin masyado dahil rumor pa nga lang itong nireport na ito. Pero huwag na rin tayo sigurong magulat kapag na-trade nga itong si Porzingis dahil sa lumabas na rumor na ito. So sa tingin nyo ba guys, totoo ba itong report na ito or hindi? Comment down below. At para nga sa panghuling balita natin, ito si Dennis Schroeder balik na para sa Los Angeles Lakers matapos na hindi siya makapaglaro ng 4 na games due to health and safety protocols ng NBA. So 1 week nga siyang nawala at ngayon babalik na siya again sa Portland Trail Blazers. So yun nga lamang ating balita ngayong umagang ito. So if you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!